Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Mga kapatid, bila huling araw ng ating pag-aroblena, para kay isang pag-aroblena, at bahagi din po na ang disabilitin mas natin, ay higyan natin inigit ng pagtugod kung manawagan ng pungin kapag. May ugali tayong ipinag ipagpaliban ang ating tawagin. Kayo din ang pagkakasya at ang pagkakalanda ng sarili. Sa isang layunin, pagdating ng dagdag araw para mag-desisyon o gumawa, bahala na ang maibubulatas natin. Itinuturing sa amin ang kaninaga ng sangkong dalaga na ang pagkapalipad sa mga bagay na dapat natin harapin at ang pagkasabi ng bahala na ay kapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya ang kamikilos para sa kaliwa ng Diyos sa magalinong Kristiyano bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging laging handa makatagpo ang Diyos sa mga taong aming nakasalubuhan at sa mga karaniwang pangyayari ng aming buhay. Mga kapatid, alihin namin ang aming mga sabang tayo maging marapat sa pagliliwang ng banal na pag-aaring nagdudulot ng kapatawaran ng tapat. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, tawagan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pagiging mong wakas. Kami ay hinahin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Awaan tayo ng mga pangyayon, Diyos, patawarin tayo sa aming mga sagpat, nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pabuhi sa Diyos, sa kaitaas. Thank you.
namin makapagmuli na pangako ng awang ilayo sa ating araw-araw. Ang lahat ng mga sumasalubat sa ating mga kumahanda. Mabang aming pong katahuan ay magkaroon ng kalayaan para usang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa lang ang tayo. Amen. Sa bawat iniisip mo ang salita Diyos.
Pagkatapos, tayo mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayon, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin
limang mga talino na dalaga at limang angal na dalaga. Maraming beses na natin narinig sa banal na kasalanan. At bahagi na kung saan ay tayo nang iyan ang mga kapag na maging limang matatalinong dalaga. Ibig sabihin ay maging magalino. Hindi naman kinakita ka na maging genius. Pero bahagi na maging matalino na rin na maging handa tayo na tumugon sa hangin ng pag-aari ng Diyos. So, yun po kasi ay hindi naman kinakailangan na masaguhan ang kayo maging Diyos para maintindihan mo. Ano yun? Kasi bahagi na ko ng kultura ng mga Hudyo. Yung paghihintay ng limang dalaga, sampung dalaga, sa lalaking kakasal sa gabi ng kanilang kasal ay makita mo natin kasi maaari mo talagang maantala yung pagdating ng lalaking kakasal kasi nag-uusap pa sila. Kaya sabi na natin ay common sense kasi yung paglagayan ng mga yung lampara ay maliit lamang yung pinakalagayan. So, at hindi po yun magtatagal. Kaya ating gabi pa lamang ay maandam-andam na yung kanilang lampara. So, may 2,000 years ago ay well, hindi pa naman siguro uso yung 24/7 na bukas yung mga convenience store. Pero siguro mayroong mga tindahan na kung tawagin natin ay pwedeng katupin. No? Pero may mga tindahan na hindi pwedeng katupin. Kasi kung katupin mo, mumurahin ka. Pero may mga tindahan siguro, may mga panahon, ang bata pa ako, may mga panahon na may mga tindahan na pwede mong katukin kahit na ako 10 oras ng gabi, no? At yun ay biglan lamang. So, pero hindi pa usunod ng 24/7. Siguro, marami siguro, no? 2,000 years ago. Kaya, binabili sila ng kanilang langis para sa kanilang lampara. Kaya lamang, dumating na agad yung lalaking kakasal. So yung pangyayon natin ay kinakailangan niyanda natin yung ating sarili sa pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Bahagi na kung saan ay kinakailangan sa pagyaya mo sa banal na kasulatan niya din, maging matalino. Maging matalino. At mayroon ko ang tatlong puntos para mo sa napanggit na hamon na ito. Una, ay kalimitan na rinitig natin ay presence of mind. Namin siguro po, kinakailangan namin presence of mind. Pero hindi yung presence of mind. Parang ang pinag-usapan namin ni Kumpol sa pag-aari ng Diyos. So, ibig sabihin ng presence of mind, we must always be aware sa kapaligiran. Pero yung ako na yun ay, alin, presence of God. Yan ang po si Sam Martin de Porres, bahagi ko ng ating huling lumina. Pero yung gamit po natin ay anticipated man sa kanyang karangalan. St. Martin de Porres on the ever-presence of God. Yun ang isa sa mga litanian, on the ever-presence of God. Hindi yung ibig sabihin natin. Well, alam natin, God is present everywhere. Pero pag sinabi mo St. Martin de Porres in the ever-presence of God, alin yun?
St. Matthew the Promise, aware of God's presence in his life. So hindi lamang presence of mind, presence of God. Nakikita pa namin ang presensya ng Diyos sa anumang sitwasyon na kinabibilangan natin. Tinatanong pa namin ang ating sarili, nasaan ang Diyos nito? Nandito ba ang Diyos? Saan dito ang Diyos? Anong sinasabi ng Diyos? Ano ba ang kamatayuan ng aming buhay at ano man ang nararanasan natin? Sana po, mayroon pala nyo. Kasama ba natin ang Diyos? Kaya po yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica ay sa ikalawang pagbasa. Pinapayag na rin na si Kristo yung muling nabuhay. Ang gawa na si Kristo yung muling nabuhay, ay makita natin kung siya yung muling nabuhay para ipigas tayo, pero huwag natin kalimutan na para makilabangan natin yung patuloy na pag-iligtas ng Diyos, maging katulad tayo sa pag-iligtas. Always in the presence of God. Kasi kung nasa presensya tayo ng Diyos, at naging aware tayo na sa presensya ng Diyos, ilatayo tayo sa pagkakasa. Higit namin makita kung ano yung gusto gawin ng Diyos sa ating buhay. So yun, on the ever presence of God. Pangalawa, yung mga ako sa nakita ko natin na sabi nga sa pasimula ng ating pagdiriwang ay ngalit. Iwasan namin yung manyana habit. Ano ba yung manyana habit? Tomorrow. Sabihin kasi ng manyana, tomorrow. So, yun yung kalimitan na naging mamaya na. Tsaka na lang. Hindi, kung magagawa natin yung gawin na natin ngayon, ano yung talo? Charity. Yung pagtulong sa kapwa. Pagtulong sa kapwa. Isa ito sa binibigyan natin ng pansin kay San Martin de Porres, yung brother of charity. Yung bilang kapatid na pagkawang-gawa. Pagkaman po sa bilang ng kawang-gawa, ay minsan kawang gawa alin, agad ako kasi sa isang charity. No? Ano yun? Pagmamahal. Pagmamahal na nagbibigay ng pagtulong. Yan ang mga bahagi ng ating pagtugot na naman ay pagitaguhin natin, lalo-lalo na po sa nais natin mabigyan ng hindi na pag-abala para sa mga sakit at para sa managahalaga ng mga may sakit. Kinakailangan natin ang charity. Kinakailangan natin yung kawang-gawa. Kaya nga kung mawawalakas tayo ng mga programa, naalala ko tuloy, no? Kung sabi na natin ay noong dalawang linggo na nakalipas na inanyahan tayo na nurse na magsalita tungkol sa breast cancer. So, may mga gamot kung dinibigyan. Tanong yun sa ating health ministry. So, magpupuno po ni Sister Rico, no? Mercy Rico, kung baka may gamot. May gamot po kasi dyan. Kaya lang, isa lang po yung kilala ko doon. Meant for me. Kasi hindi niya iniinom ko. No? Pero di ba, hindi mo kailangan yung gamot. No? So, baka mayroon ng mga maintenance. Ito po yung mga cardiovascular disease, no? Na gamot. So, baka naman para o makabawas-bawas din ako sa ating na ginagastos sa gamot. So, yung gano'n, makatulong tayo. No? So, lalo-lalo na ako sa mga may sakit. At sa mga nag-aalaga ng mga may sakit,
Hindi lamang po yung mga medical practitioner, doctor, nurses, caregivers, pati yung mga kapag-anak, kaibigan, kapatid, anak, na nag-aalala ng kanilang mamahal sa buhay, na may sakit, no? Pinakailangan, hindi lang basta pag-aalala, pinakailangan ulit yung pagmamahal na pangangalaga sa mga may sakit. Yung hindi kayo nagagalit kasi yung mga kapatid ninyo, sa inyo lang pinaalaga ang inyong nanay o tatay. So, pinakailangan ano, brotherhood, charity. So, maging bahagi ng pagdulot. Pero sana po makapalang mas matay ng ilang mga programa na tinatawag po natin charity, kawa-kawa, lalang-lalang sa mga business. Pero hindi po para lamang sa mga kawa-kawa. Siguro sa iba pang mga pagkilos. Pero kung makatulog tayo, ngayon na, pala makaunti lang ngayon yung pwede lumay ko, okay, ngayon na. Huwag yun ang magpukas. Kasi baka magpukas na kalungutan mo na. Pangatlo, yung bahagi rin na ibinibigyan natin sa pinita niya ay isa rin mo sa mga pagkakataon na kinakailangan ng ibigang pansin. Ito rin po ay nabigyan ko na higit ng pag-inilay ng nakaraan ng Sabado. Yung tungkol po sa kaninang umaga ay tungkol po sa social justice, sa pangangalaga. Pangangalaga na aking kalaman. At isa yung ulit-ulit, ito'y tumutukoy sa social justice. Katarungang patipunan. Pero yung katarungang patipunan sa nagsisimula, stewardship. Inaalagaan ko natin yung pinagkatiwala sa atin. Maliit pa o malaki. Anong pinagkatiwala sa atin? Pwedeng tao? Pwedeng pera? Pwedeng gawain, tungkulin, posisyon? Pwedeng lupa? Marami mong pwedeng pinagkatiwala sa atin. Pero ano na ngayon, inaalagaan ko natin. Pinalalago ba natin? Oo. Winawagas ba natin? Naging mabuti ba tayong katiwala? O baka tayo naging katiwaldas? Bahagi ng pagtugot. Yan po yung isang malaking ako natin yung alit, no? Kasi yung bahagi ng buhay na ito ay kaya siya po mayroong malaking kabaraman. Tayo, bilang mga nasod, isa po sa mga tinuturo natin, tayo po ang the only Catholic nation in Southeast Asia. The only Christian nation in Southeast Asia. Pero kung isa na yung mahina tayo sa social justice. Mahina tayo sa, no? Kasi bakit mahina sa social justice? Corruption. And yung isa pa na kung saan medyo mayroong katanungan, ano yun? Yung human rights. No? Pero ibig sila ngayon na kung saan yung makita ko na kasama ko yun sa social justice. No? Ito ang tatlong ito. Ay isa yung mga bagay na kung saan makita po namin sa litaniya mismo ni San Martin de Porres. Ever presence of God, brotherly charity, social justice. Pero ito yung amo na pinapahal sa atin. Kinakailangan ng naamon tayo namin, kinakailangan tayo maging matalino. Anong gagawin natin? Yung amo na maging magpagduro natin. Well, parating po, yan po mga nasa likod niya. No? Yun yung mga picture ni San Martin de Porres na may nasa harapan. Ay, yung tatlong pinakita, makikita niyo po dyan.
to remind us in some way or another na ito yung mga pamamaraan na pwede natin tumulan para pagpapanalo sa paghahari ng Diyos sa tulang ko yung pinanggit ko po. Ano? Makita natin, alin, una, kinakailangan namin palaging makita nasa harap Diyos. Dapat palagi natin nakikita ang Diyos sa ating pag-Diyos. Pangalawa, ay yung kawagawa. Pangatlo, ay pagitan tayo ng katarungang panlingkunan sa papayang pamamaraan sa pamagitan ng pangipaayos na kaniwala ng Diyos. Hindi na po tayo magbibigay ng panahon ng pagtitilay kasi medyo mayroon tayong lumina, mayroon tayong italiya. Magsitayo po tayo na. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang kapatawarin sa lahat na may gawain namin at upa. Sumasampalataya ang panahon ng Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagdadawang tao siya na natin sa Espiritu Santo. Kaya nga, ni Santa Maria Mirne, tunang pangasakit ni Kosyo Bilato, inaamos sa Diyos na palatayin, nanaos na huwala ng mga iba, na may nagpukawal ko ito ng muli, umakyas sa langit, alam-lokos ka ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Pero magpukulang palitito at tumulong sa mga buhay ng mga nangyayahan. Sa mga sasalatayin ng Diyos sa Diyos Espiritu Santo, sa banalang sumpa ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patuloy ng mga kasalanan, sa pagkakulang muli ng mga tao, at sa buhay ng mga hanggan. Amen. Magsigod ko tayo lahat, instead of panalangin ng bayan, ang ating Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us.
Mark.